Hindi daw nagtatago ito pong si Apollo Quiboloy. Eh anong tawag doon? Nagbabakasyon. Hindi ko mawari kung anong isip talaga meron itong si Quiboloy sa ngayon. Ang katwiran niya, iba daw po kasi ang sitwasyon ni na Gerald Bantag at saka ni Arnulfo Tebes. Si na Gerald Bantag at Arnulfo Tebes daw po, gobyerno lamang na ito ang nagpe-persecute sa kanila. Samantala siya daw po ay kasama pa raw ang mga puti, ang mga Amerikano. Pero alam niyo mga tol, huwag tayong magpapadala sa pag-iyak nitong si Apollo Quiboloy. Umiyak si Apollo Quiboloy. Dito po sa huling audio na inisyo po niya sa harapan ng publiko, sa mga huling bahagi po nito, umiiyak po si Apollo Quiboloy, nananawagan po ng maayos daw na lipunan. Eh, sino bang nanggugulo sa lipunan? Di ba? Kapag ka ikaw ay lumabag sa batas, gumawa ka ng krimen, ikaw yung pangunahing nanggugulo sa batas o sa lipunan dahil nga po nilabag mo ang batas. Kaya para ngayon masabi sa harapan ng publiko na hindi ka nanggugulo sa lipunan, eh sagutin mo yan sa proper forum, sa korte. Yan lamang ang tanging kaparaanan para malinis mo ang iyong pangalan, hindi sa pag-issue ng mga audio statement na ito. Hindi ka niyan makiklear lahat ng mga alegasyon sa iyo, Apollo Quiboloy. Makiklear mo lamang ang pangalan mo kung ikaw ay magpapasakop sa batas. Pero bakit ayaw mong lumantad? Natatakot ka? Imposible naman na natatakot ka. Eh self-appointed son of God ka, di ba? Dapat sa iyo wala kang kinakatakutan. Kahit ang buhay mo, dapat willing mong ibigay dahil anak ka ng Diyos eh. Diba ganun yon? Ang ating Panginoong Hesukristo, namatay at muling nabuhay. Bakit ka matatakot kung yun ang paniniwala mo ngayon? O dito, sa latest audio statement na ito ni Apollo Quiboloy mga tol, medyo mahaba po ito pero suriin po natin. At dito makikita po natin kung paano nila nililihis ang katotohanan pabor para sa kanilang mga naratibo o interes. Pakinggan po ninyo ang balita po mula po sa SMNI na isinare po ng For the First Couple. Kadang araw, naglabas na ng opisyal na pahayag si Pastor Apollo C. Quiboloy kung saan itinanggi niya nagtatago siya sa mga otoridad. Narito ang kabuuan ng paliwanag ni Pastor Apollo. Anong tawag mo doon? Nagbabakasyon? Wala kang ibang magagamit na salita, Apollo Quiboloy, kung hindi nagtatago ka. Tanggapin mo na yon. Huwag mo nang pangatwiranan pa na nagtatago ka sa batas. Wanted ka na eh. Hindi nyo na maikakaila ang bagay na yan. Fugitive from justice ka na. Dahil meron ka ng warrant of arrest, hindi sa Senado, kung hindi sa korte mismo. Bailable pa nga yun, tapos natatakot kang sumuko. Kung paano at bakit kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili laban sa pabangabusot, mapangambing mga individual at organisasyon. Mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon, sa Kingdom Nation, sa buong Sanlibutan, at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas at mga OFWs na sa Bayong Dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay mayroong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin, sa KOJC, at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito. Bakit? Bakit di mo inaasahan? Kasi akala mo Duterte na lamang ang manunungkulan sa bansang ito? Na lahat ng gagawin mo kapag ka Duterte ang nanunungkulan, hindi ka papansinin? Eh ngayon, iba na ang nanunungkulan. Marcos, kung saan gumagana ang rule of law. Merong hustisya. Kaya ngayon, nagugulat ka? Ako nang teting na yan. Pagka Duterte, di ka magugulat. Pag iba ang nanunungkulan, magugulat ka kasi papanagutin ka sa mga di umano'y ginawa mo. Ganun ba yun, Apollo Quiboloy? Na aabot ako sa ganitong klaseng panahon na ang mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. Ma? Hindi ka inuusig ng Pilipinas. Inuusig ka ng pagkakamali mo kung totoo man ang mga iyon.
Kung walang mga nagre-reklamo sa iyo na mga di umano'y biktima, wala kang problema. Ikaw ang lumikha nito, Apollo Kibuloy. Ngayon, kung sinasabi mo hindi totoo yung sinasabi ng mga biktima, harapin mo ito sa proper forum. Ang lakas-lakas ng loob ninyong maghamon, dalhin sa proper forum. Ngayon, nasa korte na, tapos tago ka ng tago. Mga kaibigan at mga kababayan, ito po ang aking kinakaharap ngayon. Paliwanag ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kaso nito dahil... Anong tawag mo dyan? Nagbabakasyon. Tatlong beses ko na yatang sinabi. Huwag mo nang linlangin pa ang mga manunood, ang mga supporter mo. Simple lang yun, Apollo Kibuloy, nagtatago ka. Walang ibang terminong dapat gamitin dyan kung hindi ang salitang pagtatago. Yun ang katotohanan dyan. Ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Anak ng Diyos ka. Self-appointed son of God. Natatakot ka ngayon. Bakit hindi mo ipagkatiwala sa Diyos Ama mo yung pagprotekta sa iyong sarili, Apollo Kibuloy? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito. Simple case lang po. Yung pala eh. Simpleng kaso lang pala pero tinataguan mo. Kung sa tingin mo simpleng kaso, yung sexual abuse, dapat harapin mo yan. Buti pa yung limang kasama mo. Hinarap nila at ngayon nakapagpiyansa na. Samantala ikaw, tago ka pa rin ng tago. O, kung ikaw humarap ka na nung nakaraang araw, nakapagpiyansa ka na rin. Wala pa namang warrant of arrest para sa qualified human trafficking eh. O, kaya ba't ka mag-aalala na ikaw ay mahuhold sa detention? Makakapagpiyansa ka pero pinipili mo magtago kasi binabastos mo ang batas dito sa Pilipinas. Ang gobyerno ngayon, ang mga institusyon sa ilalim ng gobyerno, ganun mo walang hiyain ngayon, Apollo Kibuloy. Tapos sasabihin mo ngayon dito, ikaw ay inuusig ng bansang Pilipinas, walang umuusig sa'yo. Kung hindi yung mga nagawa mo, kung hindi mo ginawa ang mga nagawa mo na yan, ayon sa mga biktima, wala kang problemang kinakaharap sa kasalukuyan. Ito, na apat ng taon lang nakabinbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Pagkatapos ito ang Binuhay. Nararapat lamang yon kasi hindi nakuha ang katarungan. Biruin mo, panahon ng Duterte mo, outrightly, yung reklamo na merong ebidensya naman yung taong nagre-reklamo, i-dismiss ng prosecutor. Tingnan nyo kung paano nyo ginamit yung kapangyarihan ninyo noon para lamang pumabor sa interes mo. Tapos ngayon, gumagana ang gulong ng hustisya, sasabihin mo, ikaw ay inuusig ng gobyernong ito. Nililin lang mo mga supporter mo, Apollo Kibuloy. Sila naman, nagpapakatanga sa'yo. Hindi ko mawari kung anong kadahilanan bakit naniniwala sila sa mga pinagsasabi mo. Unang-una, bakit ninyo ilalaan ang inyong mga kabuhayan, ang inyong pagkatao para lamang sa paniniwala na kayo maliligtas nitong self-appointed son of God na ito? Huwag kayong masyadong magpapaniwala sa mga ganyang bagay. Ang gawin ninyo, basahin ninyo mismo ang Biblia. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, i-interpret ninyo sa inyong mga sarili. Hindi yung aasa kayo sa mga ganitong bulaang propeta. Nagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga kababayan, umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kaso nito ng kanila ni Congressman Tebes at ni General Bantag. Hindi po. Si General Bantag at si Tebes ang kumakalaban po sa kanila ngayon na tumahabol ay ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Ay nako. Nasa gobyerno tayo. Pinamamahalaan tayo ng gobyerno ng Pilipinas.
merong di umano'y paglabag sa batas, ano gagawin mo? Pagka ikaw, pagka si Tevez, pagka si Arnulfo, si Gerald Bantag, hindi na pwedeng sakupin ng batas dahil mga pangalan ninyo ang binabanggit? Walang ganun. Lahat ng batas dapat ina-apply equally sa lahat ng mga Pilipino at lahat ng mga tao nandito sa Pilipinas. Ah, di ba, generality principle yan? Ng isa sa karakteristik ng ating batas. Oh. Tapos, ngayon, sasabihin ninyo, hindi nararapat sa inyo. Gobyerno ng Pilipinas ang nag-uusig sa inyo. Walang ganun. Kung walang mga krimen na nangyari na ibinibintang sa inyo, hindi mangyayari ito. Kaya ang tanging solusyon dyan, magpasakop kayo sa batas. Si Gerald Bantag, hanggang ngayon, nagtatago. Yesterday, ni-raid ng NBI yung mga properties na sinasabing frequented nitong si Gerald Bantag. But unfortunately, wala po siya doon. Hindi siya nakita. Kaya pinaalala na lamang ng National Bureau of Investigation at ipapaalala rin po natin sa harapan ng ating mga manunood na meron pong 2 milyong pisong reward sa ulo po nitong si Gerald Bantag. At siguro, sooner or later, baka ito pong si Apollo Quiboloy, baka magkaroon na rin po ito ng reward. Sa ngayon kasi, wala pa. Pero nilunsad na po ang manhunt operation laban dito kay Apollo Quiboloy. Ang sa akin po ay complex, complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga kaso ito. Inamin mo. Hindi ko alam kung nalilito natin si Apollo Quiboloy. Sabi niya, meron po akong ginawang kaso sa Amerika. O, marahil, nalito lang siya sa kanyang salita na ginamit. Ano? Parang pinalalabas niya rito na ginawan daw po siya ng kaso sa Amerika. E ganun na naman. Fabricated cases na naman, trump up charges na naman. As usual, mga alibis po ninyo. Mga kadahilanan na ginagawa ninyo sa harapan ng publiko. Babalik tayo doon sa common sense. Kung mga gawa-gawang kaso lamang yan, sigurado sa galing ng mga abogado ninyo, sa dami nito at sa kayamanan ninyo, mapapawalang sala ka. Bakit ka ngayon matatakot, Apollo Quiboloy? Gawa-gawa lang pala yung mga kaso sa iyo eh. Huwag ka matakot. Huwag mong kalilimutan na ikaw ay self-appointed son of God. Na lahat pag-aari mo sa sanlibutang ito at mga kaluluwa ng mga tao. Huwag mong kalimutan yan para hindi ka maduwag. Ito ay yung po mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na nung sila'y nahuli, lumayas at nag-iwan ng kaso kasi mga abogado po yung dalawa doon. Pagkatapos iniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito at dinamay pa yung 5 kong kasamahan na puro inosente. Pagkatapos po, pupunta sila ng bansang Amerika, ay gumawa na naman po ng kaso doon. O, pagkatapos, pinaniwalaan naman sila ng bansang puti sapagkat meron din siguro silang interes sa akin at sa paglago ng bansang Korean sa Amerika. Kaya nagkasundot, nagkasabuat sila. Kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun. Gawa po nila yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ang kasong yun sa Amerika. 43 counts, kumuha kami ng 22 abogado doon at hinarap ang kasong yun na meron na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakusa sa amin. Naghihintay na lang kami ng panahon kung kailan yun ang trial mangyayari. Pero bakit ka nagtatago kung hinaharap mo? Manteteng talaga. Anyway, pagtiyagaan natin ito mga tola. Kailangan madinig natin yung mga sinasabi ni Apollo Quiboloy para maipaliwanag natin sa mga neutral lamang. Kasi marami pong mga Pilipino ang neutral lamang sa politika eh. Ang problema kapag ka nakarating po sa kanila yung maling impormasyon, baka maniwala po sila. Kaya dapat i-anticipate po natin na yung mga neutral na ito, yung mga undecided, ika nga, maiparating natin kung ano ang katotohanan para hindi po sila mabilog ng mga kasinungalingan ng mga tao na katulad nitong sinasabi nitong si Apollo Quiboloy. Frankly speaking, kasinungalingan po sinasabi nito. Kasi kung katotohanan ang sinasabi niya, haharap siya. Paninindigan niya kung ano ang katotohanan.
tatatlong taon na nilang pinopostpone. At least ngayon po November 5 matutuloy na. Kaya sila po ay wala ng ingay doon sa Amerika sapagkat ito ay naharap na po ng aking mga abogado. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Kasi hindi na nga Duterte. Ang mahirap kasi sa iyo, kay Buloy, masyado kang tumindig, nag-sandal dito kay Duterte. Na lahat gagawin ninyo nang wala kayong iniisip na maaaring maging liability. E iba ang sitwasyon na ngayon. Hindi na Duterte ang nakaupo. Kung saan hindi na tinotolerate ang mga maling gawain. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, bawal ang mga tamad, magnanakaw, waldas, sa madaling salita, bawal ang negatibong tao sa bagong Pilipinas. Eh yung mga gawain ninyo, hindi ko sinasabing totoo yan ha, pero sa harapan ng publiko ngayon, lumalabas na katotohanan yan kasi iniiwasan ninyong harapin. Kung kayo matapang na humaharap dito, baka makuha mo pa simpatiya ng mga Pilipino eh. Susuko ka, haharapin mo ng buong tapang, yung mga nag-aakusa sa'yo, baka mapaniwala mo pa kami eh. Pero hindi eh. Nagtatago ka. Kaya paano kami maniniwala sa'yo? Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin. Kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya. Tapos yung mga fans naman ng mga Duterte dito, nagalit na galit sa Estados Unidos, magpapaniwala na naman dito. Tingnan niyo kung paano ginagaslight nitong mga tao na ito ang publiko. Minamanipulate nila yung isipan ng mga tao para sa isang bahagi, paniwalaan sila at magalit sa mga Amerikano, magalit sa kasalukuyang gobyerno at pumanig sa kanila at maniwala sa mga naratibo po nila. Again, ipakalat po natin na ang mga sinasabi nitong si Apollo Quiboloy, sa ngayon naniniwala ako na wala pong katotohanan. Dahil kung talagang nagsasabi ka ng katotoo ng katotohanan, haharapin mo lahat ng mga inaakusa sa iyo, Apollo Quiboloy. Gayahin mo yung mga tauhan mo. Lima sila. Ano yun? Tagasunod, mas matapang pa sa tagapagpasunod. Dapat bilang leader, ikaw ang nagiging ehemplo nila. Tapos sila humarap sa kaso, ikaw nagtatago. Ang bansa nito at inopen na niyang Pilipinas, kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at hindi lamang po yun na naging open. Pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng Rehimeng Marcos. Kaya noong December 21 o 22, nagkasundo na po yung dalawang yan. Ang Rehimeng Marcos, si Marcos mismo, at ang FBI at CIA, nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ay, nako. Parang wala na akong maisip na i-react dito sa mga sinasabi ni Apollo Quiboloy. Sige nga, tuloy nga muna natin yung pakikinig sa kanya. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. At mula noon, under surveillance na po ako dito sa aking sariling bansa. Diyan sa aking mga compound, meron ng mga drones, araw at gabi. Gawa po ng mga puti yun. O, pagkatapos po, naghanda kami kasi ayaw po nila ang tinatawag na extradition. Kasi may extradition treaty tayo. Yun ang legal na paraan para ako ay humarap sa kaso doon sa Amerika using my constitutional rights. Ayaw nilang dumaan doon sa prosesong yun na legal sapagkat magiging matagal daw. Ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, bakit po ako ay under surveillance ng mga puti? Kasi ang gusto po nila ay rendition, yung extraordinary rendition, maaring kidnapping at maari pong assassination. At mayroon pa po akong patong na dalawang... Sino naman mangingidnap sa'yo?
sino naman mag-a-assassinate sa'yo, Kibuloy? Di ka pag-iintersa ng gobyernong ito. Kung ikaw man ay tinututukan ng gobyernong ito, meron ka kasing mga di umano'y ginawang paglabag sa batas dito sa Pilipinas. Ganon kasimple yun. Huwag mo na kaming lokohin pa sa mga sinasabi mong rendition. Kikidnapin ka, i-assassinate ka. Saka bakit ka matatakot sa kamatayan, Apolo Kibuloy? Yun ang malaking katanungan sa akin eh. Lalong-lalo na kayong mga naniniwala dito kay Apolo Kibuloy. Bakit si Apolo Kibuloy matatakot sa kamatayan? Eh kung siya mismo ang magliligtas sa kaluluwa ng tao. Naiisip nyo ba yon mga taga-sunod nitong si Apolo Kibuloy? Yung sinusunod, sinong sinusunod ninyong leader? Takot pala. Paano pa kayo maniniwala? Paano pa mapapaniwala ang tao niyan? Eh pagkapatuloy kayong naniwala sa ganyan, harap-harapan na kayong niloloko, ay anong tawag na sa inyo? Suriin ninyo yung sinusundan ninyong leader. Dapat ang unang-unang maging pamantayan nyo dyan sa leader ninyo, walang takot. Hindi dapat natatakot mamatay. Dahil ang paniniwala niya, di ba? Yung pinapaniwala sa inyo na mga miyembro niya, anak siya ng Diyos. At nagmamay-ari siya ng sanlibutang ito. Lahat ng kaluluwa ng tao pagmamay-ari niya. O, tapos ngayon, matatakot. Niloloko kayo ni Kibuloy. Pag kayo'y nagpaniwala doon, tanga kayo. Milyong dolyares sa ulo ko. Ibig sabihin, 110 million pesos ang reward o ang award noong pwedeng humuli sa akin o kaya pwedeng gamitin para ako ay mapasakamay nila ng mga puting ito. Kaya naging complicated po ang kasong yan sapagkat nung nalaman naming extraordinary rendition ang kanilang gagawin na lulusubin kami na illegal sa aming mga compound, nakita po ninyo naghanda na kami. Araw at gabi ay meron po kaming paghahandang ginagawa na anumang oras na kami lusubin illegally, kami po ay tatayo sa aming mga paa, tatayo at ipagtatanggol namin ang aming sarili at ang aming mga propriedad na gusto nilang lusubin at gusto nilang by force papasok po sila upang gumawa ng extra audit. Pinanindigan mo ba yung maninindigan kayo? Eh legal nga yung ginagawa ng gobyerno ngayon. Pinuntahan ka sa mga sinasabing pinagtataguan mo o pinaglalagian mo, hindi ka makita doon. Niloloko na kayo, harap-harapan ng leader ninyo. Ah, hindi na ito usapin ng reliyon. Usapin na ito ng panluloko sa tao. Tapos paniwalang paniwala pa kayo. Rendisyon. Yan po ay pinatotohanan noong February nung dumating yung apat kong abogado dito at sinabing ganun nga ang kasunduan nitong rehimeng Marcos at ng mga puting ito na FBI o kaya CIA. Kaya po kami naghanda sa compound namin sa Tamayong, compound sa Davao, compound kahit saan. May mga drones po. Drones yun ng mga puti na nagsusurveillance sa amin. Nung nakita nilang kami handang-handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi, ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI, kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasi mga lingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag pagkatapos ang kanilang playbook ginawa na kuhaan, kukunin
kaugnayan mo doon sa nangyayari sa Kongreso? Kaya napaimbestigahan ang SMNI sa Kongreso dahil sa pagpapakalat ng fake news. Nagiging behikulo ang SMNI sa pag-atake sa mga tao. Now, kaya ka nadamay doon kasi sinasabi na ikaw ang nagmamayari ng SMNI. Pero walang ibang issue doon, hindi pagkatao mo tinitingnan doon. Ipaalala ko lamang sa inyo mga tol, ha? Nagkaroon ng 6 na hearing sa Kongreso. Simula niya November 30 kung hindi ako nagkakamali. December, January. At sa lahat ng mga hearing na yan, sinikap ng Kongreso na maimbitahan itong si Apollo Quiboloy para maging resource person at linawin ang pag-aari niya sa SMNI. By the way, ang SMNI, ito yung operating name ng Swarasug Media Corporation. Iisa lang po yun. Hindi siya dumalo. Pinatawag siya ng Kongreso makailang beses to the extent na nilabasan na siya ng subpoena ad testificandum. Hindi pa rin siya dumalo. Kaya ipapa-aresto na sana siya ng Kongreso. Pero dahil nga sa development, sa ibang sirkomstansya dito kay Apollo Quiboloy, hindi na yun nangyari. Meron na ngayon warrant of arrest. Walang kaugnayan ang pagkatao mo dyan sa Kongreso. Kaya wag mong linlangin ang mga supporter mo at manunood mo na ikaw ay ginigipit. Hindi ka ginigipit doon, partikular sa Kongreso. Ang kailangan lamang doon, ipaliwanag mo kung ikaw ba talaga ang nagmamay-ari o hindi nagmamay-ari ng SMNI. Pero hindi mo ginawa eh. Tapos palalabasin mo ngayon, ang Kongreso, ginigipit ka. O kaya iligwak ang prangkisa ng SMNI. Lahat po ng pangyayari doon, purumurumurong lang po yun. Pagkatapos ako, pilit nila akong pinaatin kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI. Ayun pero ayun pinipilit point, pa rin nilang ako. Ayun nga ang point dito eh. Sinasabi mo hindi ka nakasali, hindi magpakita ka. Napakasimple nun. Kung hindi ka nakasali sa Swarasug bilang may-ari nito, pakita ka. Sabihin mo lang sa harapan ng mga kongresista, hindi ko na pinagmamay-arian yung Swarasug Media Corporation. Eh bakit hindi mo ginagawa? Yon ang hindi masagot sa katanungan ng publiko. Kaya tuloy, ang publiko naniniwala na ikaw ang nagmamay-ari ng Swarasug Media Corporation, katulad ng paniniwala ng mga kongresista. Pilit mong iniiwasan yung mga issue sa'yo, Apollo Quiboloy. Ayaw mong harapin. Yun ang problema. Iniiwasan mo, tapos ngayon, paawa effect ka. Sa uling bahagi nitong audio mo, paiyak-iyak ka pa. O ay pumunta doon. Bakit yun po ay patibong? Sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang end game ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Kasi sa sarili ko ng lugar, gusto nila akong pasukin. Lalo na kung pupunta na ako doon, ikokontem ka, pagkatapos, dadalhin ka doon sa kanilang... Ito yung bahagi kung saan umiiyak natin si Apollo Quiboloy. At saka may nagparating sa atin na ang nagparating daw po ng impormasyon dito kay Apollo Quiboloy na siya daw po ay pinapahirapan ng gobyernong ito ay itong si Maharlika at saka si Sara Duterte. O mamaya, tingnan po natin yung bahagi na yun, ha? Ikukumpirma po natin yan. Pero sa ngayon, gusto ko munang ipadinig sa inyo yung huling bahagi nito pong audio statement na ito nitong si Apollo Quiboloy kung saan siya po ay umiiyak. Ha? Gagawa-gawa ka ng kasalanan tapos iiyak-iyak ka. Dapat pag gumawa ka ng kasalanan, panindigan mo. Hindi yung magpapaawa epek ka sa harapan ng publiko sa kasalukuyan. Ganun lang yun. Pagka gumawa ka ng kasalanan, panindigan mo Apollo Quiboloy. Walang paawa epek. Pagka magpapaawa, ginawa mo yun. Kung hindi mo ginawa, dapat mas maging matapang ka na harapin ang bagay na yan.
Oh, pakinggan po natin ha, yung mga huling bahagi dito, naiyak na si Apollo Kibuloy. Ito. Kinunan ng katarungan, kinunan ng hustisya. Ko, mapakan na naririto na hawak na ang liig ng ating bansa. Yan po ang endgame nila at ito rin ang endgame ko. Kung ang endgame nila, bawian ako ng buhay sa kanilang kamay, hindi ako papayag. Kung ang endgame nila ganun, hindi ako papayag. Ang endgame ko, mamamatay ako sa kamay ng mga Pilipino, okay sa akin. Gawin mo na! Lumabas ka na dito sa Pilipinas. Manlaban ka na. Sabi mo, kung mamamatay ka sa kamay ng mga Pilipino, okay lang sa'yo. Di manlaban ka sa mga pulis. Di namatay ka sa kamay ng mga Pilipino. Pulis, ang mga pulis dito, Pilipino. Talaga. Yun. Basta nakatayo ako sa aking sariling prinsipyo, values, hindi ko pinagbili, bansang kaharian. Tandaan po ninyo. Yan na. Ako'y mamamatay with honor. Paano ka mamamatay na may karangalan kung nagtatago ka, Apollo Kibuloy? Si Rizal, binaril, hinarap ang baril. Di ba? Tapos ito, paiyak-iyak ka dito. Tatayo ako para sa mga ginipit. Kinunan ng katarungan. Kinunan ng hustisya. Sa bansang ito. Dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamatay. Bahala na. Basta Pilipino ang papatay sa akin. Okay sa akin. O kaya nga sumuko ka na. Kung hindi ka susuko, manlaban ka sa mga pulis. Pilipino yun. Diba? Uso naman yun sa panahon ni Rodrigo Duterte, pero ngayon panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, di uso yun eh. Except dun sa Davao. O, eto, merong isang audio rito, bahagi nun, sinasabi, si Maharlika daw at saka si Sarah. Ano ba ang impormasyon na ito? Pakinggan nga natin mga tol. So, ulitin natin ha. Dali. BP, on November, ay sinabi na ni Maharlika at ng ating BP na November daw, sinabi na ni Maharlika at ng BP, si Sara Duterte yun, ha? Tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI. Kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Ano kayang masasabi ngayon nito pong si Sara Duterte dito, mga tol? Kasi ni-name drop siya ni Apollo Kibuloy. Sara Duterte, kalihim ng Department of Education. Ano ka ba? Traidor ka ba talaga sa kasalukuyang gobyerno? O nagsisinungaling itong si Apollo Kibuloy? Dalawa lang ang pagpipilian natin dito, mga tol. Traidor si Sara Duterte sa gobyernong ito? O nagsisinungaling itong si Apollo Kibuloy? Kasi sinabi niya eh. Ulitin natin yung sinabi nitong si Apollo Kibuloy. Baka sabihin ninyo eh, kasinungalingan. Ulitin natin. On November, ay sinabi na ni Maharlika at ng ating BP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom. Sino ba BP natin ngayon? Si Sara Duterte. Wala namang iba. Oh. Ibig sabihin, nagbibigay ng impormasyon sa'yo itong si Sara Duterte na tatrabahuin ka. Totoo ba yun, Sara Duterte? Pero alam naman natin na kasinungalingan itong sinasabi nitong si Apollo Kibuloy. Ang maganda lang dito mga tol, ni-name drop ni Apollo Kibuloy si Sara Duterte. Tapos sasabihin ngayon itong si Sara Duterte, hindi siya naniniwala sa mga akusasyon laban dito kay Apollo Kibuloy. Aba, kung meron ka pang delikadesa, Sara Duterte, bitiw-bitiw ko na sa pagiging kalihim ng Department of Education. Mahiya ka naman. No? Katakot-takot na kahihiyan itong ginagawa ng mga alipores mo, supporter mo. Ni-name drop ka na naman ngayon dito. Magkaroon ka naman ng delikadesa sa iyo. Ha?
Huwag kapitukos sa kapangyarihan. Kakahiya. No? Kayo, kung meron kayong respeto sa inyong mga sarili, kung kayo merong mga delikadesa, total, winawalang hiya nyo ang kasalukuyang gobyerno, ipanawagan nyo na mga didisit na magbitaw bilang kalihim ng Department of Education itong si Sara Duterte. Panindigan nyo na yun. No? Bakit hindi nyo maipanawagan na magbitaw bilang kalihim si Sara Duterte eh hindi kayo naniniwala sa gobyernong ito? Ano yung kapal na lang ng mukha? Kapag ka may kapakinabangan, okay. Kapag ka wala, sira lang ng sira. Sara resign na.